bago ako nga naman. Kung saan-saan naman nakahiga. Ay nako, nakaka-turn off, Bev. What na? Bev, may gwapo na naman. Oo nga. Ay, may anak. Wow, lady-lady yung babae, oh. Ngunit, ay! Ano ba buhok na yan? Kulot! Uy! Yun yung Miss Intrang sa atin, oh! Eh, ba't tumama? Ay, nako! Mal! Hanap na namin yung itlog! Talaga? Ako na, nakahanap ko na! Paano? Eto! Oh, kita mo? Parang kahapon lang tayo nagkita, pero mukhang mas taas na ako sa'yo ngayon. Ay nako, mag-cherifer ka nga para maging katulad ka sa akin, sa amin pala, dahil nalilock out ka. Ay nako, banda mo eh. Pandak nga, pero ang galing naman sa singing. Pandak nga, marunong namang magpiano. Ano nangyari sa'yo? Nanginginis ako eh. Ba't naman? Tingnan mo nga yan. Ito ang ginawa ng pandak na yon. Akalain mo nga. Ang ganda. Ay, sorry. May parabola akong alam dyan. Ano? Yung ikwinento ni Sir. Parang, nung narinig ko yata siya. Sir? Ako rin. Noon, may isang kilalang diplomatiko. Siya, si Yanzi. Minsan, natasan siyang magpunta sa kaharian ng Qi. Nalaman ito ng hari at patid ng hari na ang diplomatiko ay pandak. At dahil doon, ay naisip niyang tuksohin si Yanzi. May inatasan siyang kawal upang padaanin si Yanzi sa maliit na pinto. Yung parang daanan ng aso. Hinarap siya ng hari at ng oras na yun ay nalaman ng hari na nautakan siya ni Yanzi. Ang daanan para sa aso ay para sa aso lamang. Hindi ako dadaan dito. Sabi ni Yanzi. Napagtanto ng hari na sadyang kahangalan ang tuksohin ang diplomatiko. At mula noon, natutunan niyang respetuhin ang ibang tao.